P1 Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 6 Misteryo sa Libingang Yungib. Ikahuling Kabanata. Ang Lihim ng Kapatiran. Isang napakagandang umaga ang bumati sa B1 Gang kinabukasan. Iyon ang huling araw nila sa Sagada. Dapat todo pa siya lang gawin natin ngayon, ani ni Kiko habang nag-aalmusal sila. Nagpaalam at nagpasalamat na sila kay Lolo Juanito, pero si Kimawog ay hindi nila makita. Maaga daw umalis ang Binatilyo. Gusto ko sa Mount Ampakaw, Big Falls at Echo Valley. Nakatitig si Joe sa mapa habang humihigop ng mainit na tsokolate. Nang marinig ang plano ni Joe, ipinuhos na ni Boging ang mga natitirang ulam sa plato nito. Ang daming gustong puntahan ni Joe, nakakagutom isipin. Wala na tayong oras, Joe, sabi ni Gino. Mas mabuti pa siguro kung bumisita na lang tayo sa Libingang Yungib. Parang pagbibigay galang sa mga ninuno ni Malinag. Oo nga. Tapos magpaalam na rin tayo sa Apon de Buso, sabi naman ni Kiko. Pagkakain ay naglakad na sila papunta sa kuweba. May dala silang ilawan. Pero hindi mga turista lamang ang pakiramdam nila. Naging malaking bahagi na ng kanilang buhay ang lugar na iyon. Dito, giniyahan ni Gino ang mga kasama. Tinutok ni Gino ang ilawan sa bandang iyon. Napakunot-noo siya. Wala ang mga kabaong na ninuno ni Malinag. Sigurado ka bang dito, kuya? Tanong ni Joe. Si Kiko ang sumagot. Sigurado, dahil dito ako humiga sa banda rito. Ito nga yung pinaglagyan ng kabaong ng lolo ni Kimawog eh. Pero nasaan na ang mga kabaong? Tanong uli ni Joe. Ninakaw? Sinabi ni Boging ang pangamba ng lahat. Pero sino? Nakulong na sina Goldman, sabi ni Joe. Imposible namang dalawang grupo ang nagnanakaw ng mga kabaong dito, ani ni Boging. Nagkatinginan sina Kiko at Joe. Paano nga kung ganoon? Umiling si Gino. Ipagpalagay na nating dalawa nga ang grupo ng magnanakaw. Ibig sabihin, kagabi rin sila nagnakaw. Malabo yun. Napatigil si Gino. Sumenya siya para tumahimik ang lahat. May mga nag-uusap. Tila galing sa loob ng kuweba. Naglakad si Gino. Sumunod naman ang tatlo. Kada ilang hakbang ay humihinto sila. Pinakikinggan kung saan nang gagaling ang mga boses. Doon yata. Itinuro ni Joe ang isang makipot na butas sa gitna ng dalawang malalaking bato. Kasya lamang ang isang maliit na tao. Hindi sana maniniwala sina Gino, subalit narinig uli nila ang mga tinig. Nagmadali silang sumilip at ganoon na lamang ang pagkagulat nila. Iyon ba ang tatlong kabaong na patong-patong? Manghang tanong ni Joe. Shhh! Sabay-sabay pa ang tatlong binata sa pagsaway. Naroon nga ang mga kabaong ng ninuno ni Malinag.
Naroon din ang mga kasapi ng lihim ng kapatiran. Nakasuot ulit ang mga kababatang kankanae ng katutubong damit. May ginagawa yata silang ritual. Bulong ni Kiko na itinuturo ang isang patay na manok sa sahig ng yungib. Pinamumunuan ni Kedse ang ritual. May hawak itong lalagyan ng likido. Hindi mahirap hulaan na tapoy ang laman niyon. Alak na mula sa bigas. Karaniwang bahagi iyon ng ritual ng mga igorot sa pag-aalay ng hayop gaya ng manok. Tumahimik ang buong kuweba. Saka lamang sinimulan ni Kedse ang pagdarasal. Da kayo ay ap-apo. Tinawag ni Kedse ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Isa-isang tahimik na tinapik ni Gino sa balikat ang mga kasama. Sinenyasan niya ang mga ito na sumunod sa kanya. Naglakad si Gino palayo kina Kedse hanggang makalabas sila sa kuweba. Walang nagsasalita sa kanila habang naglalakad pabalik sa St. Joseph. Kahit paano, naantig sila sa nakita. Napakatindi ng paniniwala ni Kedse sa kanilang mga kaugalian. Ang daya nila, no? Hindi tayo sinali, sabi ni Cho. Oo nga, hindi nila sinabing itatago pala nila ang mga kabaong. Medyo nagtatampo na rin si Kiko. Wala ba silang tiwala sa atin? Huwag na kayong magdrama. Sagrado ang ritual. Hindi pwedeng ipakita sa iba. Nagpalubag loob si Gino sa sinabi. Nagkibit balikat si Kiko. Baka nga. Hindi na nila sinabi sa atin kasi hindi naman nila tayo pwedeng isali doon, di ba? Sa bagay, bakit nga ba tayo magtatampo? Kaibigan pa rin naman ang turing nila sa atin, sabi ni Joe. Pero, ang tunay na magkaibigan, walang iwanan. Nagpakyat naman si Boging. Ano kayo ang losa ng tapoy? Saka, ano kayo ang lutong gagawin nila sa manok? Pinikpikan kaya? Tinutulungan ni na Gino na mag-empake si na Joe at Tito George nang biglang dumating sa St. Joseph si na Kedse, Malinag, Natulid at Nagaget. Normal na damit uli ang suot ng mga ito at may dalang pagkain. Salo-salo raw sila sa pananghalian bago umalis ang barkada. Matapos na ipinakilala ni Boging sa tiyuhin ang mga kaibigan ay natakam na nagtanong agad ito. Munok buong ulam natin? Naglatag si Nakimawog ng dahon ng saging sa damuhan sa may likuran ng St. Joseph. Doon sila kakain. Manok nga ang ulam at may kanin na kulay pula. Kimawog, eto na pala ang kwintas na pinasuot niya sa akin kagabi. Sabi ni Joe na iniabot kay Kimawog ang kwintas na yari sa beads. Sa'yo na yan, Joe. Nakangiting tanggi ng binatilyo. Salamat! Ilalagay ko ito sa koleksyon ng mga souvenirs ng B1 Gang, sabi ni Joe. Siya nga pala, Kimawog, singit ni Kiko sa dalawa. May itatanong pa pala ako tungkol sa ginawa nyo sa kuweba para maturuan ng leksyon ng mga bastos na turista. Meron kasi akong hindi maintindihan eh. Ano ang gusto mong malaman, Kiko? Tungkol doon sa ginawa niya sa amin ni Gino sa Lumiyang Cave. Paano nyo naparewind ang mga kamera namin? Tanong ni Kiko. Kunot-noo ang isinagot ni Kimawog.
Baka naman ubos na ang film kaya nag-auto-rewind ang mga kamera nyo. Sagot ni Kimawog. Hindi eh. Sabi kasi ni Gino. Biglang napahinto sa pagsasalita si Kiko. Ibig mong sabihin, wala kayong kinalaman sa mga nag-rewind na kamera? Wala, Kiko. Nasa sumaging pa ang buong grupo namin. Sagot ni Kimawog. Saka, paano naman namin magagawa yun? Bakit ba? Ah, wala. Wala. Nalilitong sagot na lang ni Kiko. Kung hindi si Nakimawog, eh, sino? Tama na nga yan, Kiko. Kumain na tayo at mukhang gutom ka na. Sabi ni Gino sa medyo namutlang binatilyo. Masayang nagkainan ng lahat, ngunit maagang nagpaalam ang mga binatilyong katutubo. Hindi na namin kayo maihahatid. Paalam ni Kimawog kina Gino. May mahalagang gagawin pa kasi kami. Nagkatinginan sina Jo at Kiko. May ritual pa sigurong gagawin sina Kimawog. Hindi na naman sila maaaring sumali. Nagpaalam na sa isa't isa ang mga kabataan. Muli ay hindi nagtanong ang B1 Gang kung ano ang mahalagang gagawin ni Nakimawog. Igagalang nila ang kagustuhan ng mga kaibigan. Oh, paano? Tayo na rin. Yaya ni Tito George. Isa-isang kinuha ng mga kabataan ang kanilang mga gamit at isinakay ang mga iyon sa sasakyan ng lalaki. Habang binabagtas ng sasakyan ni Tito George ang palikolikong kalye pabalik sa Baguio City, ay halo-halong emosyon ang nararamdaman ng mga kabataan. Kahit na masaya sila sa matagumpay na paglutas ng kaso ng nawawalang kabaong, ay may lungkot din sa kanilang dibdib. Dahil lilisanin na nila ang isa sa pinakamagandang lugar na kanilang nakita. Oh, matagal pa ang biyahe natin. Pwede pa kayong matulog. Sabi ni Tito George na nakaupo sa may manibela. Katabi nito sa harapan si Boging at nasa likod ang tatlo. Umayos ng posisyon ang mga kabataan. Bahagyang ibinaba ni Boging ang sandalan ng silya niyon. Humilig naman sa balikat ni Gino si Joe. Kakapikit pa lamang ng mga mata ni Kiko nang may maulinagan siyang mahinang tunog. Tunog ng musika. Noong una'y akala ni Kiko ay nananaginip lamang siya, ngunit papalakas ng papalakas ang tunog. Napabalikwas si Kiko. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Habang nabubuhay si Kiko, ay hindi niya makakalimutan ang musikang iyon. Manghang lumingalinga ang binatilyo. Hinanap niya sa labas ang pinanggagalingan ng mga tunog ng gangsa. At sa pagitan ng mga matataas na pine trees ay bumungad kay Kiko ang anyo ng apat ng kabataang katutubo na nagsasayaw. Nakasuot ng bahag ang mga iyon. May hawak na sibat ang tatlo habang tumutugtog ng gangsa ang pang-apat. Marahan at isa-isang kinalabit ni Kiko sina Gino, Joe at Boging at itinuro ang kanyang nakita. Sandaling tumigil ang mga nagsasayaw at kumaway ang mga iyon sa dumaraang sasakyan. Masayang gumanti ng kaway ang apat na kabataan habang nakamasid sa muling pagsasayaw ng Apon de Buso. Kaya pala maagang nagpaalam si Nakimawog. Ito pala ang mahalagang gagawin nila. Isang ritual upang matiyak na maging ligtas ang paglalakbay ng P1 Gang pauwi sa kanika nilang tahanan.
wakas. Joss Journal. Napagkukwentuhan din lang naman natin ang tungkol sa mga taol at bangkay, kaya naisipan kong mag-research tungkol sa ilang burial practices ng ating mga kababayan. Ito ang aking report. Ang mga mandaya ng Davao ay naniniwalang ang pagkamatay ng tao ay sanhi ng mga espiritu, at kaugalian nilang sirain o sunugin ang bahay at mga ari-arian ng namatay gaano man kahalaga iyon. Subalit, ang mga gamit na itinuturing na paborito ng namatay ay isinasama sa paglilibing. Sa libing naman ay binubuhat ng isang kamag-anak na lalaki ang bangkay na ibinalot sa banakal o bark ng punong kahoy upang dalhin sa kwebang paglilibingan. Dooy, naghihintay na ang kabaong na gagamitin. Ang kabaong ay yari sa isang buong piraso ng puno na hinati sa gitna at inukit upang magkasya ang bangkay sa loob. Ang mga ilonggots ng Luzon ay itinatali ang bawat kamay sa paa ng bangkay. Ito ay para hindi makagala pa ang kaluluwa ng namatay. Tapos ay tinatakpan ng blanket ang bangkay. Sa gitnang kabisayaan ay hindi agad ginagalaw ang bangkay dahil ang paniwala nila ay kaharap pa ng Diyos ang kaluluwa ng namatay. Makaraan ang isang oras ay saka lamang nila bibihisan ng pamburol ang patay. Wala ring nagwawalis ng sahig habang nakaburol ang patay dahil magdudulot daw ito ng kamalasan. Bago ilibing ang bangkay ay ibinubukat ang ataul upang isa-isang makadaan sa ilalim ng mga kamag-anak ang namatay upang huwag malasin ang mga naulila. Ang ibang Batangans ng Mindoro ay may kakaibang paniniwala din. Matapos ang dalawang araw ng burol ay isinasabit nila sa puno ang bangkay upang doon iyon maagnas o kaya'y ipinapatong nila sa malaking bato upang kainin ng mga hayop sa kagubatan o kaya'y sinusunog ang bahay ng namatay kung saan ay nasa loob din ang bangkay. Kiko's Corner. Kung medyo naaliw kayo sa mga abbreviations namin, eto naman ang ilang acronyms na baduy man at nakakadiri. Nakakatawa pa rin. Yung iba, nakakilig. Holland. H-O-L-L-A-N-D. Hope our love lasts and never dies. Italy. I-T-A-L-Y. I trust and love you. Libya. L-I-B-Y-A. Love is beautiful, you also. France. F-R-A-N-C-E. Friendships remain and never can end. China. C-H-I-N-A. Come here, I need affection. Burma. B-U-R-M-A. Between us, remember me always. India. I-N-D-I-A. I nearly died in adoration. Japan. J-A-P-A-N. Just always pray at night. Egypt. E-G-Y-P-T. Everything's great, you pretty thing. Russia. R-U-S-S-I-A. Romance under the sky, stars is intimate always. Korea, K-O-R-E-A. Keep optimistic regardless of every adversity. Manila, M-A-N-I-L-A. May all nights inspire love always. Baliwag, B-A-L-I-W-A-G. Beauty and love I will always give. Malabon. M-A-L-A-B-O-N. May a lasting affair be ours now.
Imus. IMUS. I miss you, sweetheart. Pasig. PASIG. People always say I'm gorgeous. Cebu. CEBU. Change everything but us. Tondo. TONDO. Tonight's our night, dearest one. Pasay. PASAY. Pretty and sweet are you. Marlboro. MARLBORO. Men always remember love because of romance only. At dyan po nagtatapos yung ating Book 6 ng B1 Gang. So maraming salamat po sa lahat ng mga listeners natin na sumuporta at nakinig mula sa episode 1 nitong B1 Gang case file number 6. At asahan ninyo na sa case file number 7 ay magkakaroon tayo ng mas magandang storya patungkol dito sa B1 Gang. So antabay lang kayo guys, makinig lang kayo ng makinig dito. And kung nagustuhan ninyo itong book na to, itong case file na to ng B1 Gang, bigyan nyo naman kami dyan ng isang matinding like, comment, share, and subscribe kung saang platform mo man to pinakikinggan. Also, follow nyo rin kami sa aming mga social media accounts, nandyan yan sa baba. So, hanggang sa muli guys, muli ito ang inyong host na si Rap. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin dito sa B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 6, Misteryo sa Libingang Yungib.